Totoo bang nag-away sila? Pwede ba itanong yun? Hanggang saan umabot yung away? Ayoko sagot. Once and for all, para lang din aware ang lahat at alam yung totoong nangyari. Sa akin na dapat manggaling. Nagka-pisikala na. Hindi ko alam kung kanino ko kakampi nung time na yun. Hindi siya lumabas talaga ever. Talagang kami-kami lang yung nakakalam. Pwede bang pakat na lang yun? Hi guys! Welcome to Lucky TV! Welcome to Luis Listens! Malupit to dahil tumawid tayo kahit papaano ng istasyon para sa bisita natin. Ito ang pinag-uusapan ng lahat din ngayon. Bawat kibot niya, nasa TikTok, nasa Facebook, nasa Instagram, lahat-lahat na. And thank you for being here, Barbie Forteza! Maraming salamat na nandito ka sa Luis Listens! Trivia! Si Barbie ay dati ko pang na-message actually na mag-guest sa vlog. Last month pa yon. Yes. Tapos, obviously, napaka-busy mo dahil may ibang show ko na ginagawa. Mm. Diba? Sa ako din, naging busy din ako. Pero, alam mo ba, na medyo nabakante yung schedule. Parang naging Luis Listens kung ikaw yung nagsasalita. Ayoko makita ng asawa ko ang kauna-unahang walkout ko. Hi, how, I love you. Pero siya nag-message sa akin, sabi niya, "Hi kuya, may time na po ako and very much appreciated." Thank you naman. Kaya naman, unang-unang tanong, kahit papaano, masaya dahil nakakatawid ka ng istasyon. Diba? Mula sa Kapuso, nakapag-showtime ka. Yes. So nag-GMA ka, nag-ABS ka. Ano ang pakiramdam na kaharap mo ngayon ang pinakagwapo sa lahat ng istasyon? Grabe, sobrang ano. Ibang klase talaga yung pores. Yung pores? Yung pagkakasabi mo ng pores, parang kasha hulin. Talagang makikita po talaga natin ang isang Luis Manzano, no filter. Sa GMA ba, pinag-uusapan ako na parang, ay mga Kapuso, ang gwapo nung kapamilyang si Luis. Sobra. Gusto kayo mukha mo. Kaya siniklet ko to eh. Ah, kasi maraming talagang sisingit talaga dito. Na sobrang talaga. Secret nga, namemo ka na dito. Papamemo ka. Sobrang secret, hindi ko nasabi. De, ano muna ang pakiramdam na, actually, it's good for everyone na nakakatawid nga. Kamusta muna yung showtime experience mo? Actually, yun nga, yun yung unang ABS-CBN show na natawiran ko. Yung kanilang launching sa GTV. So, isa po ako sa mga nag-perform nung araw na yun. So, dun pa lang, sobrang surreal na nung experience. As in, makikita mo yung Kapuso at kapamilya nag-perform together. Ako ang kasama ko sa prod noon, si Miss Kim Chu. Ba, matindi. So, grabe talaga yung experience. Yung hindi ko akalaing mangyayari. And also, yung kamakailan lang, yung magpasikat. Magpasikat kasi inaabangan ng lahat yan. Yes. It's a very, very big thing for showtime. Tapos nung nakuha mo na yung magiging isa ka sa mga judge ng magpasikat, kamusta ang experience? Hindi ako makapaniwala. As in, akala ko, joke lang. Kasi alam ko kung gaano ka big deal yun, Diyos ko. Anniversary special nila yun eh. So, nung finally na-confirm ko na isa nga ako sa judges, tapos nung nalaman ko pa yung mga kasama kong hurado, parang sabi ko, Barbie Forteza po, no? Tama? Inang lamasan, di direct ba? Olive, ang tindi mo. Ko, apple the apple, the boom boom pow. Ito kayo, the boom boom pow. The boom boom pow. Parang di minsan, nakasama ko siya dati, never mo siya nag-apple the apple, the boom boom pow. Pero nakapag-bonding ba kayo before or after the show? Kasi siyempre, busy sila, nagre-ready sila. Kayo, nag-judge. Meron ba? May mga moments kayo sobrang, na kukulitan? Sobrang short. As in, right before kami, isa lang. Pero ang pinaka nakakatuwa talaga sa showtime, talagang sobrang warm and bukod sa studio, napakalamig ng studio. Totoo yan. Di ba? Everyone. Ang next guest nga ako sa show namin, penguin sa sobrang lamig. Minsan talaga ang lamig sa studio ng ABS. Ang lamig. So sobrang warm ng lahat ng tao. Sobrang overwhelming actually na yung mismong hosts ang lumalapit sa'yo to say hi, nagpapasalamat for being there. Parang ako shocks. Ako nga yung dapat magpasalamat kasi may trabaho ko na isang linggo. Isang linggo ako nandun. Gipit ka ba? Kasi yung dapat kape sa vlog mo, ako din magpo-provide. Yung nagsuggest ako, sabi
sabi lang ni Madam, may kape naman daw dito. So, ba't pa ako order? Oh, pero nag-offer ako. Pero actually, feeling ko lang naman, na kung sakasakali man na marami din sa mga kapamilya pumunta sa Kapuso, ganun na ganun din yung kainit yung pagtanggap ng mga Kapuso sa kapamilya, no? Oo naman. Oo, kasi kami sa All Out Sundays, usually doon unang nag-guest yung mga galing ABS-CBN. Sobrang lagi kaming excited. Kasi, aminin naman natin, kahit naman present ang network war noon, syempre ngayon wala na. Pero noon, syempre pinapanood pa rin namin kayo. And hopefully, pinapanood nyo rin kami. Oo naman. Pero alam mo yun, so parang to get that chance na finally maka-work yung pinapanood mo sa kabilang estasyon, hindi ba? Katulad ni Ms. Bea Alonzo, di ba? Kasi kadalasan din, nagkukrus ang landas ng mga kapamilya at Kapuso sa mga endorsements, events, yes. Sa mga events, di ba? Na as much as sabi mo nga before na may network war, ang goal lang naman natin ay iisa. Di ba? Yes, actually. Magpasaya, mag-entertain. Iniisip kasi ng iba, pa nakita sa labas ang kapamilya Kapuso, suntukan na eh. Oo, tsaka patalbugan. Oo, pero hindi, masaya lang. Ilang ang gusto po namin sa kahit anong network pa yan. Anong pakiramdam mo na sobrang nag-hit talagang ng sobra ang Maria Clara at Voltes 5? Hoy! Hindi wala ako sa Voltes 5. Hindi ba si Maria Clara yung sumakay dun sa... Hindi, iba. Ibang show yun. Hindi si Maria Clara yung sumakay dun sa... Iba. Ano ito panood? Ano napanood mo ba? Maria Clara yung may mga alien, tapos nagbari lang kayo sa may booth. Ano kayong title nun? Saan nyo po pinanood? Maging na-download ko. Hindi, anong pakiramdam? Kasi that's one show na talaga ng mga kahit sa Netflix, pinapanood pa rin at lahat-lahat. Yes. Nung una nga, in-offer yung show. Kasi very mga karakter na kinalakihan ng Pinoy. Yes. Nung ginagawa niyo yun, anong pakiramdam? Tapos nung nakita niyo na, grabe oh, nag-hit nga. Nung binigay sa akin yung project na yun, parang sabi ko, gagalingan ko, talagang ibibigay ko yung best ko. So, ibang project, di mo ginalingan? Hindi masyado. Hindi, tsaka kasi yun yung parang yung patapos na yung pandemic. So parang unti-unti nang nag-normalize yung pagtatrabaho natin. So talagang yung gutom ko na gigil. Mag-work, literal, yung gutom ko, kailangan mapunan. Oo. So parang yung gigil ko talagang umarte ulit, di ba? Na makasama ulit yung mga nakakasama ko usually, tapos matagal na hindi ko nakita. So parang ganun. So iba rin talaga yung gigil ko sa project na to. Na parang sabi ko, gagalingan ko talaga. Tsaka syempre, ang gagaling ng mga kasama ko. Yes. Andun pa lang ako. Tapos hanggang sa unti-unti na nagsisink in sa akin kung ganong kalaki yung proyekto. At gaanong ka-importante siya sa panahon ngayon. Yes. Diba? How relevant it is until today. Kasi kahit iconic novel siya ng ating national hero, relevant pa rin siya. In a way, alam mo yun, parang ganun pa rin naman yung naging social issues natin hanggang yes, ngayon, eh, yes. Diba? Ang hindi lang talaga namin in-expect, minahal at in-embrace ng mga Pilipino, ng mga tao, ang period sa TV. Tama. Diba? Something different. Yes! No, nasa isa traditional formula na nakasanayan ng mga viewers at ng stations. Yes! At sa panahon ngayon na sikat ang K-drama, na ibalik natin ang Philippine drama, diba? With our history. At siguro pinakamaganda rin na nangyari sa Maria Clara at Ibarra is yung iba, na-tickle siguro yung curiosity. Yes. Nabalikan yung mga gawa ni Sir Jose Rizal, di ba? Ni Gat Jose Rizal. Naging subject siya sa school. Yes. Di ba? Pero one thing about kay Barbie, na siguro na pag-usapan na to over and over again, your personal life is out there. Sobra. I mean, before, ganun talaga sa showbiz. Pero para sa akin, especially this last year, mas na-amplify ng lahat na bawat galaw mo, anong pakiramdam na... I think that's the perfect term, na-amplify. Yeah. Na-amplify. Kasi kumbaga pinag-uusapan na rin. It's always been there. Oo. Diba? So, eto, anong pakiramdam na ngayon, bigla na lang, pak! Kung pinag-uusapan dati, eto, times 100. Tapos ngayon, kumbaga nalalagyan pa ng iba't ibang mga kulay. Yes. Oh. Kasi hindi ko naman talaga po inaasahan eh. Noona, na-overwhelm ako. Mm-mm. To the point na kinailangan kong puntahan ng kapatid ko sa Chicago. Kasi parang para sa akin masyadong naging overwhelming. Parang nakakalunod masyado. I mean, I really liked the attention, the recognition. Pero syempre kasabay nun yung masyadong lahat parang naging critique. Oo, diba? Syempre. Parang kahit hindi na sa pag-arte, yung personal mong buhay, parang tinuturuan ka nila paano ka mabuhay. Uh-oh. Yung ganon, just because nakilala nila ako sa Maria Clara at Ibarra, yung ganon. So parang sa akin, nalunod ako for a time. So I had to
leave, nagbakasyon ako sa kapatid ko sa Amerika, kasama ng mga pamangkin ko. Just yung pagkakasabi mo, parang dinindiin mo sa akin sa Amerika. Tingin mo, hindi pa ako nakakapuntang Amerika. Sa Amerika talaga. Parang dinindiin mo sa akin. May visa ka? May visa din ako. Saan lang ako mag-Amerika, kaya pag ulit-ulitin na natin. Di mo talaga dinindiin mo sa akin sa Chicago, sa Amerika. Kasi nga there. Nakapunta ako doon. Roro pa nga ginamit ko. Apat na buwan nila. No, when you say nalunod, what was it? Parang sleepless nights, may anxiety. No naman sleepless nights. But like, hindi naman sobrang tagal. Pero I've been in the industry for 15 years. Tapos parang, nagkakaroon ako ng highs and lows, career rise, hindi ba? Pero nung high times ko dati, hindi naman ganitong level. Masaya. Hindi ganito na nangihimasok sa personal na buhay. Ibang level na kasi yes, ngayon yes, eh. Yes. Oo, lalo na with social media, di ba? Parang lahat. They all have the power to say what they want. Na parang, teka lang, di nyo naman ako kilala, diba? So yun lang naman. And then, sobrang therapeutic sa akin nung trip na yun. Kasi pagbalik ko, pare-parehas pa rin naman yung sinasabi sa akin. Pare-parehas pa rin naman yung tingin ng mga tao sa akin. Pero, mas naging maluwag na yung paghinga ko. Naging parang mas kalmado na ako. Kiasmatic ka lang? Hindi, parang may something wrong. Pa-check up ka kaya? Pa-x-ray ka? Baka may TB ka? Hindi yung ganun. Yung talagang mas gumaan yung loob ko. Mas parang bumalik ako doon sa mindset na gusto mo to, pangarap mo to, pangarap mong ma-recognize. Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, maganda ang nangyayari sa'yo. Siyempre, kung may recognition, merong konting... May kasama yun, part and parcel. Yeah. So, in-embrace ko na lang din. Is it difficult for you? Sabi ko nga, isa sa mga napupuna palagi is, you know, your love life and your on-screen partnership. Mahirap ba for you to draw that line? Mahirap talaga maging maganda. As in, talaga. Uy! Sabi ko talaga, guys, hindi lang. Tao lang din ako. Naiinis ako sa'yo! Nanggigigil ako sa'yo! Pasalamat ka na dyan, tatay mo! Hindi ko alam mo, siguro sa career ko, yan ang hindi ko inakalang may encounter kong problema. Yung ganung klaseng problema. Lalo na sa edad kong to, na 26, pag-uusapan pa ba natin yan? I mean like, I'd like to believe na nag-mature na rin ako, diba? So parang to go back to that, tapos parang na-overshadow niya yung achievements ko as a person. Yung spotlight nandun. As an actress na yun naman talaga yung dahilan kaya ako pumasok sa showbiz. Na-overshadow siya ng love life ko at ng, diba, yung parang sabi ko, sayang lang. Kasi, actually, I saw one interview na sinabi mo talaga, na kumbaga, correct me if I'm wrong, so words na sinabi mo, parang napupuno ka na. Basta may parang, or pagod ka nang sagutin yan. May isang interview ka na parang may binitawan kang ganun linya na. Actually, lang yata yung caption. Pero hindi ako yung nagsabi talaga na napupuno na ako. Oo. Pero yun nga yung tanong, like, hindi ba nagsiselos si Jack? Yun na naman, yun na David, naman. Okay. Yes. So parang, ang sinabi ko lang, nauubusan na ako ng isasagot. Kasi yun lagi yung tanong. Nauubusan na ako ng isasagot. Kung paano pa i-construct yung sentence na, hindi nga po, okay po kaming tatlo. Okay po kami ni Jack, okay kami ni David, okay si Jack at si David. Yung ganon. So, yun lang. Nauubusan lang talaga ako ng sagot. Pero hindi naman ako napupuno. No, nakakatuwa because the fact ng sabi mo nga, okay kayo ni Jack, okay kayo ni David, silang okay. It shows a lot of maturity. Kasi sa industry natin, napakadali na pagmulan yun ng away, ng ines, ng conflict. So if you have that working relationship sa yung tatlo, it speaks volumes, diba, of your maturity. Kaya kahit ako nung personally, ayoko din pag-usapan or ungkatin yun, diba? Kasi kumbaga, balato ko na sa yun. Diba? Di, totoo naman eh. Kasi diba, artista rin naman ako, nangyari na rin sa punto na pinag-uusapan yung love life ko. Ngayon, syempre, masarap pag-usapan kasi kasal na ako. Pero diba yung naranasan ko na yung nakaupo ka, tapos yung sinubusan... Yung hot seat. Yung hot seat ka. Kaya yung iniiba mo na yung topic, tapos binabalik mo. Oo, so sabi ko, babato ko lang once, tapos ibabalato ko na sa'yo yun. Diba? Hindi ko na kailangan ungkatin yun. Pero ikaw, sabi mo nga, you're trying to achieve, you're focused on your achievements as an actress. Medyo tabi muna love team, tabi muna ang personal life mo, your achievements. Ano pa ang gusto mong marating in the next 5 years? Well, whenever I get asked that question, lagi akong nahihirapan sumagot kasi laging iba-iba yung sagot ko. O sige, gusto mo makatrabaho muna sa lahat. Okay. Dream. Sino gusto mo makatrabaho? Luis Manzano talaga! Barbie, may pila. May pila, ha?
Eto, swerte ka, nakalusot ka lang ngayon. Kasi may hindi nakapunta. May nag-cancel. May nag-cancel. Thank you swerte po sa nag-cancel. Oo, pero may pila ka. Yung isa, yung in-interview ko ng isang araw, kausap ko siya, 18 years old siya. 13 pa lang pumila na siya. Wow! So mag-thank you ka man lang. Grabe na po ka, hindi mo. Thank you po. Sobra, sobra. Sobra, okay. Sa pagpupull over para sa vlog. Abunado nga ako sa food eh, dahil sa'yo eh. Sa lahat! Ayan, yes. O yan, sino pa? Si Mr. Joel Torre. Intense. Tapos, sayang dahil gusto kong makatrabaho si Michelle Hill. Of course. Pero, eto totoo to! Ito, Joe! Oh. Yung mami mo! Sana! Ako, nai-imagine ko na magkatrabaho kayo ni Momski. Sana matuloy yan. Diba? Momski, oh! Sana na gumawa ng paraan. So ako, seryoso, dahil hindi pa tapos ang vlog namin ni Barbie, dahil susulitin ko na to, dahil gagawa kami ng isang game. Okay. Ang game namin ay Song Association. Kumbaga, ginawa namin to ni Andrea, ni Blythe. So, ni Andrea? Ni Andrea. Social ako eh. Palagi ako may 300 sa wallet. Nakikialam ko. Okay, game. Okay. Ready, go. So, ang aking team ay magbibigay ng isang salita. Okay. At gagawa tayo ng isang tunog tao na yun ang parang buzzer natin. At eto yung mic. Parang pambiti yung mic natin. Eto yung mic. Okay. At kailangan makakanta. Okay. Ng, yung salita na yun ay nandun sa... pwede ka mag-steal. Ah, okay. Pwede mag-steal. Nakakatawin, dalawa na lang tayo. Basta yung tunog tao, yun yung parang buzzer natin. Okay. Ah. Ang unang salita ay... Nanagtanong ako! She's so lucky, she's a star. Oh, magbibigyan kita, pero sa akin yung puntos. Ano? Oh. I'm lucky I'm in love with my best friend. Pwede, pwede. Pero sa akin ang puntos. Magtunog tao ka pag nakuha mo. Oo nga. 1-0. Oh, go. Ano? Pagbulan? I'm a Barbie girl. Di mo tinutok yung mic, di ka rin narinig. Napakadami ng mechanics itong game na to. Wala ko na nanalo talaga dito, guys. One all. Okay. Yeah, magandang laban. Talo ka pala pag malabo mata mo. Oh, baby! Ay talo tao! Oh, baby, how was I supposed to... Feeling ko Britney Spears fan ka. Oh, totoo lang. Yun nga. Oh, sige, magbibigyan kita, pero... Para puntos ko yan, pagbibigyan kita. Oh. Oh, baby. Magaling na. Yeah. Okay. Nalilimutan ko yung tunog tao. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, gave it away. Pasok ha? Pasok yun ha? Okay, medyo magaling doon ha? Okay. Okay, puntos na yun. Nye! Ay, wala ko yun. Nye! Kailangan kita ngayon at kailanman. I love it! Pagkasan ba to? Ha? 80,000. Meow! Tatlong bilyon, ikaw lang aking gusto. Oh, Eren! Lepet ha, JK ang dating mo ha. Medyo yun ha. Brother JK! Si JK, kausap ko nung isang araw, baka mag-guest din siya sa The Business. Okay! Brother JK, turuan kita kumanta. Mga singers pala yung gini-guest mo. Yes! Dito. Turuan ko siya kumanta ng konti lang naman. Konti lang. Okay! My humps, my lovely lady love. Let's go Apple the Up and the Boom Boom Pow! It's Apple the Up, Boom Boom Pow! Meow meow! Sandali na lang. Yun sa akin eh. Yun dapat yung sa akin. Oh, maaari bang pagbigyan? Okay! Okay, ganda. Oh, ang saya! Ang ganda yun ah. Ganda yun ah. Charlie, ako si Mahal. Ay, wala, hindi pwede yun. Hindi. Mahal kita. Pagkat mahal kita. Oh, alam mo dapat yun. Kayo yan. Kayo yun. Oh, maging sino ka man yun. Galing. Bini sa aking pagsuyo. Ano ba? Pagtulog? Kay panaginip. Pagtulog. Pagtulog. Inibang mo yung lyrics. Sabi ni Kuya Jano ngayon. Ano nangyari? Pinalitan mo. Usapan lang naman may bini. All kami, di ba? All? Oh, try. Last na. Ito na talagang. Last na. Ano price nito? Makukuha to? Pakita, itong kahon.
Yan. Ito na, ito na. Meron ka? May naisip ka? I think so. Pagbibigyan kita. Ay! Sige, makasabihin mo naman. Jealous of the one. Ano yun? Kakasulat lang. Ay, walang ganon! Eh, then, Nina! Nina, Nina. Keeping me satisfied. Ah, wala lang kasi sa tono, kaya hindi ko... Daddy, umakit ka muna. Ayaw mo makita itong gagawin ko. Kaya bumalik ka sa pagkain niyo po. Hindi ako makapagpigil dito. Lumaban ka, Barbie. Huwag ka sumama sa ilaw. Anyway, talo naman ako. So, but, thank you so much. Thank you. Hope you enjoy, Barbie. Thank you. At sabi ko nga kagayon, sinabi ko ng opening, sobrang na-appreciate ko rin. Pero siyempre, sina Barbie yan ngayon. Yan yung mga palaging trending, pinag-uusapan. So, thank you na you went out of your way para mag-text sa Kuya Lumo na game ka or may oras ka na mag-vlog. It is very much appreciated na nandun pa rin yung core na napakabait mong tao din talaga. So, thank you very much. Kaya naman, I will leave you with Louise's words of wisdom. Mukha lang akong ganito, Barbie, pero nagbibigay ako ng mga matinding mga words of wisdom. Tumawala pa ako sinasabi, natatawa na yung mga staff ko. Lahat naman tayo ay nagkaka-crush. Lahat naman tayo yung parang, ay, gusto ko siya. Sana maging jowa ko siya. Sana mapangasawa ko siya. Ang pinaka-importante po dyan ay dasal. Kasama yan ang dasal. So, palagi po, bago matulog, ang sabihin niyo lang po, kung hindi po siya para sa akin, pwede niyo na po siya kunin. Hindi pa pwede. Sorry. Of wisdom ko nga yung tinatawanan mo. Oo, ang galing nga. Gustundin ko yun. Barbie, thank you very much. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng Lucky TV, Louise Lessons. And thank you dahil tuloy-tuloy supportan ninyo. And yan, thank you very much. Just like, share, subscribe, lahat ng kailangan gawin. Bye, guys! Thank you. Thank you! Thank you! Totoo bang nag-away sila? Pwede ba itanong yun? Hanggang saan umabot yung away? Once and for all, para lang din aware ang lahat at alam yung totoong nangyari. Sa akin na dapat manggaling. Masaya pa sila na umpisa. Tapos, pagbalik ko, parang nagkakasagutan, ang lalakas na ng boses. Tapos paglapit ko, bigla na silang nagsuntukan. Nagka-pisikalan na. Na nakakahiya kasi ang daming tao. Andun ang nanay ko. Wait, sa harap? Nandun ang nanay ko. Sorry, ay, sa harap ng nanay. Tapos, ano nangyari? Alam mo, hindi ko alam kung kanino ko kakampi nung time na yun. Kasi syempre, parehas silang importante sa akin. Parehas ko silang mahal. So, parang nung time na yun. At parte sila ng buhay mo talaga. Ano bang mga pangalan nila? Yung isa kong aso kasi Chinchin, tapos yung lalaki si Bruno. Huh? Tapos parang nag-agawan kasi sila ng laruan. So, okay. Hindi binigay ni Chinchin. So, nag-away sila. Nagkagatan! Ano ba akala niyo pinag-uusapan namin? Ah, sino ba? Yung aso ko! Yung aso pinag-uusapan aso namin. Nabalitaan ko lang naman, nagka-pisikalan. Kapisikalan! Kayo, mga chismoso.